Ikaw, hanggang kailan ka maghahabol para dyan sa success na kinumpare mo sa ibang tao? Only to find out that your success is defined by only one person. By that person looking at the cell phone, which is you. My name is Migs Flores. I help people through leadership development, personal mastery, and career preparedness. Bitcoin price prediction. I don't predict. I just look at the news with regards to this. There's a high prediction that Bitcoin can go up to 100,000. That's why if people are asking me, is it okay? Is it still worth it to go to Bitcoin? I always say yes. Okay. Pero again, do not enter into anything you don't understand kasi yan yung mali pag nag-invest ka ng isang bagay nang hindi mo naintindihan. Diyan sumasabit yung tao. So make sure you understand it first, make sure you learn it. In my personal opinion, the Bitcoin can go to 6 figures. If tuloy-tuloy na nag-a-accept na ng Bitcoin yung mga kumpanya na sinimulan ni Tesla at ni Mastercard, okay? If they continue to do it, then it will go up, no? I'm not gonna say Bitcoin is safe kasi nga Bitcoin is a very volatile market. You know, it can go up, it can go down at any moment. So kaya nga kailangan intindihin mo muna bago ka pumasok ng Bitcoin. Okay? But if you will ask me, do I have Bitcoin? Yeah. Sinabi ko naman din to sa aking video, di ba? I did, I entered Bitcoin in 2017 noong ang presyo pa lang ng Bitcoin ay 250,000 pesos. Okay? Ngayon, nasa 2.8 million na yung Bitcoin. So, alright. Pero, okay, before I leave that, sabihin ko lang, pero kung hindi niyo nalaman, no, I also lost, okay? I also lost more than 100,000 in Bitcoin. 'Di ba nagkaroon ng Bitcoin crash 2017, pumasok ako, and then 2018, okay? I also lost more than 100,000 kasi nga nagpanic eh, no? Hindi ako marunong at that time, no? Nagpanic, winidraw ko yung natitira. So wala, natalo. It became, hindi lang siya naging paper loss, it became an actual loss. Then I entered again. Sabi ko, for the sake of entering into it, hindi ko inakala na nung from 5,000 it became 5,000 US dollars, so that's 5 times 50, that from 250,000 pesos it became 2.8 million. So hindi ko siya inakala. Ang suggestion ko kung papasok kayo ng Bitcoin, only put in money you're willing to lose, you're willing to risk. Kung yan na lang yung natitirang pera mo, ilagay mo yan as a cash sa bangko, wag mo yang ipang Bitcoin. Okay? Wag kayong maniniwala masyado sa mga hype. We do this right, guys. Let's go, guys. Talaga, promise. We do money right. I hope you guys appreciate. Mag-thank you naman kayo para na makita ko. Okay, may mga nag-join. Hello. Motivational quote pa po sa mga nagsa-struggle sa studies. Sabi ni I4NYYY. All right. Grades don't define your success. Okay? Go to your studies to learn, not for the grades. Lagi ko 'yan sinasabi, 'di ba? Meron ako isang video, pinakita ko 'yung diploma ko. Wala namang tumingin ng transcript of records ko, sa totoo lang. Akala ko it does matter. You know what matters kapag nag-aaral ka? I will tell you, no. What matters when you're studying is these two things. Number one, the experiences and the memories you will have in school. Kasi yan, babalik-balikan mo yan ng mga classmates mo. Yan yung mga pagtatawanan nyo in the future. When you eat lunch with your classmates na, alam mo yun, matagal na kayo hindi nakikita, reunion, ganyan, kain kayo lunch, inom kayong kape, yung memories sa experiences nyo, lalo na yung mga nakakatawa, no? Yung mga kalokohan, yan yung mga maaalala nyo eh. So, yan yung nagmamatter when you're studying. Number two, ang importante kapag nag-aaral ka is the people and the relationships you're with. Bakit yan importante? Kasi nga, again, it's not just, no? Again, yung mga, I tell you, in life, no? When you enter the marketplace, in business, in career, it doesn't matter who you know.
Okay, it doesn't matter who you know. It matters who knows you. But it doesn't end there. Okay, it doesn't end there. You know what? Ano yung kasunod nun? It doesn't just matter who knows you, but also it matters what they know about you. So kapag nag-aaral ka, yan yung alagaan mo. What do people know about me? Okay, am I someone na approachable, friendly, dependable, or ako parang ako yung ano, ako yung sensitive, ako yung fragile, ako yung toxic na classmate, so ayaw ka nilang kasama, di ba? So, yun yung importante. So, again, number one, alagaan mo yung memories. Number two, yung relationships that you're with. Number three, last but not the least, the objective of all education. Please take note of this for the 57 people who are here. I hope you're recording this. I hope lang naman kasi this could motivate you, no? The nakalimutan ko, no? Kasi i-re-record nyo na. Ito na, sasabihin ko na, no? It's not just your relationships, but not just your anong tawag dyan? Memories, but also, okay, the objective of all education is learning, not the grades. Okay, it's learning. There are only two things that grades interpret, no? May dalawa lang yung bagay na ini-interpret ng grado. Number one, kung responsable ka ba talaga, kasi nga kung mababa yung grade mo dahil tamad ka, eh dapat lang mababa grade mo kasi tamad ka, di ba? Pero okay, so yun yung una, kung responsable ka ba. Number two, kung mababa yung grade mo pero hindi ka tamad, okay, maybe hindi mo lang gusto, hindi mo lang mahal yung subject na yon, then focus sa kung saan ka responsable at mataas yung grade mo kasi maybe yun yung strength mo. Okay? Yun lang yung dalawang bagay na dinidictate ng isang grade. Una, kung responsable ka ba, kasi kung hindi ka responsable at mababa grade mo, eh dapat lang. Okay? Pero kung responsable ka naman, you go to number two, which is baka mamaya hindi lang talaga para sa iyo yung subject na yun. Di okay lang din at punta ka na lang dun sa para sa iyo tapos go all in at that. Alright? So I hope na motivate ka dun. Kung hindi, pasensya ka na. Pero I hope you get motivated by it. Alright? Nag-i-invest na po ba kayo sa stock market? 4 years already, Lods. Okay? I've been investing in the stock market for 4 years. That's why meron akong confidence sa stock market. I really want people to learn and know the stock market because it is a really good platform to grow your money. It really is a good platform to grow your money. Bakit? Kasi, di ba, okay, dalawang bagay lang naman. Pwede kang magtayo sa negosyo or pwede kang mag-invest sa malaking negosyo. Tama? If you want to get into business, you wanna enter business, you wanna, you know, get into it, si Wendy, maraming salamat, Wendy, sa mga sinisend mo. Na-appreciate kita sobra. Thank you, no? Now, sa stock market, dalawa lang naman, di ba? Kung gusto mo, you wanna enter into a business, you wanna enter into investments, dalawa lang naman yan. You can start a business, magtayo ka negosyo, or, pangalawa, mag-invest ka sa existing na negosyo na malaki. Tama? Okay? What is the stock market? The stock market is the platform and the market where you can invest in big companies so that hindi mo na kailangan magtayo ng negosyo. It is where you can actually invest in big companies, okay? Tulad ni SM, ni Meralco, ni BDO, ni BPI. Yung mga kumpanyang yan, these are public companies na, di ba? Okay? Para hindi mo na kailangan magtayo ng negosyo. Ang tawag dyan is stock market. Pero again, ang stock market, kailangan maintindihan mo na kasi can you lose money there? Yes, pwede ka rin matalo. Pwede ka rin mawalan ng, alam mo yun, bumaba yung profit mo. Hindi siya parang bangko na guaranteed yung pera. Okay? Pwede siyang umangat, pwede rin siyang bumaba. So, kailangan naiintindihan mo siya at kailangan you get not just to understand it, but you get to learn it as well para talagang kumita ka. Okay? Maganda ba mag-invest, mag-multi-level marketing kung tatrabahuhin mo? Okay? You need to understand MLM or networking is a system. It is a distribution system. Okay? Ang pinagkaiba lang ng MLM sa ibang negosyo, yung ibang negosyo meron silang supplier,
Okay, tapos may wholesaler, may retailer, and then may customer. Yung MLM, tinatanggal niya yung wholesaler at retailer. Ang pinalit niya is distributor na kumikita ng komisyon. Okay? So kung number one, ST11NE1L, if you believe in the product, talagang believer ka niyan, talagang sabi mo, paninindigan ko to, kaya ko tong tayaan, then go ahead. Tatrabahuhin mo kasi negosyo pa rin yan. Pero kung kunwari, pumasok ka lang sa MLM para mag-expect na maraming kita pero hindi mo naman tatrabahuhin, eh wala. Hindi yan ano, hindi yan gagana. Okay? Kasi negosyo pa rin yan. Kailangan pa rin yan trabahuhin. Okay? Can I start a business and stop studying? Is this a good idea? No. Okay? Bakit no? Because, okay, paano ko ba sasabihin? There are two things. Unang-una, I understand. Sabi ni, ano, na sent fire. Thank you so much, JM. Okay. Paano ko ba siya explain? Una-una kasi, yung negosyo, kailangan siya pinag-aaralan kasi hindi lang yan pagbebenta ng produkto. Okay? You need to take a look at admin, logistics. Okay? Kung kailangan ng logistics, kung hindi kailangan ng logistics, documentation. Kailangan niya ng sales. Kailangan niya ng marketing. Kailangan ng advertising. Kailangan ng operations. So, napakadaming aspeto ng negosyo. Kung hindi mo pa siya alam, it's too risky to stop studying and just start business. Okay? Pero, I also understand. I also believe that the school is outdated. Okay? I also believe na napakaraming, okay, for example, meron tayong mga technical skills na pakukuha natin sa school and okay yan. So, I'm just gonna be speaking with regards to business, okay? Negosyo lang yung pag-uusapan ko. In business, feeling ko lang it's very outdated kasi nga, di ba, yung professor na nagtuturo ng negosyo, wala nang sariling negosyo, no? okay? So, yung nagtuturo ng, ano yun, ABM strand ba yung tawag doon? Tapos yung teacher na nagtuturo doon, wala naman sariling negosyo. Ano ituturo niya? Di ba? Tapos yung libro na ginagamit doon, 1990s pa ginawa, 2000s pa, 2021 na, no? So, I also believe that the school is outdated. Okay? Pero, okay, meron pero doon, no? Pero, kung hindi mo siya makuha sa pag-aaral ngayon, at hindi naman ikaw yung gumagastos ng tuition, eh, punta ka pa rin sa school. Kasi hindi naman ikaw yung nagbabayad ng tuition, eh. No? Punta ka pa rin. Salamat sa kape. Uy, thank you so much, JM, pare. Salamat sa kape. Bakit, ano, punta ka pa rin sa school kapag hindi ikaw yung nagbabayad ng tuition? Kasi, unang-una, wala ka namang ginagastos na pera, di ba? Pangalawa, again, sabi ko nga, you go to school for now for the sake of your friends. Kasi yan, bit-bit mo yan. Kahit tumanda ka, yung mga classmates mo na naging close friends mo, alam mo, yung best friend ko ngayon, best friend ko mula pa nung nursery ako. Totoo, no? Yung best friend ko hanggang ngayon, nursery pa lang, classmates na kami, mag-best friend na kami, hanggang ngayon, mag-best friend pa rin kami. May sarili na siyang negosyo, may sarili na akong negosyo, we seldom talk together, pero deep inside, we just know we're best friends. Pumunta ka sa school para doon. Okay? Kasi yon mabibit-bit mo yun. Okay? Ngayon, habang nag-aaral ka, pag-aralan mo na yung negosyo. Pag-aralan mo yung negosyo, you know, go to YouTube, go to Google, invest in mentorships, invest in business immersions, okay? Invest in those things. Tapos pagka-invest mo, kuha ka ng maraming learning, no? Kuha ka ng maraming learning. As you get as many learning at feeling mo ready ka na magnegosyo, then go ahead, start the business. Ngayon, kung tingin mo, when you start the business, mas marami kang natututunan, mas okay na, na mag full-time ka as a businessman and you need to drop out because your business is working and your business is working good, then drop out. Okay lang. At least ginawa mo siya responsibly. Hindi mo siya ginawa ng basta-basta. Ang ayaw natin, tatalon ka sa bangin nung wala kang safety net. Kasi kapag tumalon ka sa bangin nung wala kang safety net, tepok sigurado. No?